For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-laminate at maglagay ng edge banding sa plywood. So, let's go mga ka-DIY! Kailangan natin ng mga sumusunod: rugby, liha na may 220 grit, file na half round, scraper, at malinis na basahan. Una, gamit ang liha ay tatanggalin muna natin ang mga himulmol ng plywood. Dito, gagamit ako ng Unica High Pressure Laminates. At sa part na ito, kapag nagputol kayo ng laminate sheet, siguraduhin na magpasobra kayo ng 5 to 10mm na allowance sa bawat side para masigurado na malalagyan lahat ng parte ng plywood. Okay, simulan na natin ang paglalagay ng rugby. Dito, sa gitna ko ito nilagay para paikot ang pag-apply natin na sa laminate. Sunod naman ang plywood. Patuyuin natin ito ng 15 minutes or hanggang sa wala nang nadikit sa kamay kapag hinawakan natin ito. Pagkatapos mailagay ang laminate, gamit ang basahan, madiin natin itong punasan para magdikit parehas ng maayos. At pwede na nating tanggalin ang plastic cover. Gumamit ako ng F-clamp para ma-secure ang laminated plywood sa workbench. Dito, makikita nyo na hindi ko sinimulan agad sa dulo dahil iniiwasan natin na magkaroon ng dent sa kanto. Dahan-dahang itulak pababa na para bang naglalagari ka lang. At kapag natanggal mo na hanggang dulo, pwede mo nang tanggalin yung iniwan natin kanina. Napakabilang angulo naman. Dito, sa ibang anggulo para mas makita mo ng detalyado. At para sa huling parte, gumamit ako ng scrap na plywood at binalot ito ng liha para maging pantay ang pagliha natin ng bawat side. At ito na ang ating finished product. So, dito, naglagay ako ng adhesive sa plastic bottle at binutasan ng takip ng bahagya para kontrolado ko ang output ng adhesive. Okay, sa part na ito, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-install ng edge banding. Nagpasobra nga pala ako dito ng 5mm sa bawat dulo ng edge banding para malagyan lahat. Sa part na ito, gumamit ako ng circular motion technique para sa pag-a-apply ng adhesive. At hayaan ulit nating matuyo ng 15 minutes or hanggang hindi na nadikit sa kamay pag hinawakan. Sa paglalagay ng edge banding, ang isang kamay ang hahawak ng edge banding sa plywood habang ang isa naman ang nagsisentro nito para hindi lilihis sa pwesto. Punasan lang ng madiin para magdikit na mabuti. Gamit ang gunting,
putulin ang bawat dulo. Dito, makikita nyo na may sobrang part sa parehong gilid. Gamit ang steel rule, puputulin natin ng dahan-dahan ang mga sobra ng edge banding. Ang diskarte ko dito, habang ang isang kamay ay nakahawak sa dulo ng steel rule, ang isa naman ang nagtutulak pababa pataas para matanggal ang excess part ng edge banding. At ito na ang finished project natin. Oh, simple lang, 'di ba?